Marito, ang programang tututok sa serbisyo publiko. Kompleto rekado, balita, serbisyo publiko. On the go! May bonus pang mga payo sa kalusugan at biyahe sa iba't ibang dako. Samahan natin sina Dr. Rachel Go, Gani Oro at Senador Bongo sa On the Go! Ha ha ha! Ay, hello! Miyerkules na naman po, mga gilo naming taga-sumayway. Yes, it's Wednesday afternoon. Tayo po ay nasa ikalabing isa na sa buwan ng Setyembre. Magandang magandang hapon po, Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Sapagkat marami ho mga nakatunghay sa atin ngayon sa buong mundo. Bukod sa tayo po ay napapakinggan sa radyo sa DWIZ 882 sa inyong mga radyo. Kasabay po naman, tayo po ay napapanood na sa online streaming ng DWIZ 882 sa ating social media, Facebook Live online streaming. Ito po ang inyong lingkod, Gani Oro. Tayo po ay magkakasama alas 5 na medyo ng hapon, 5:30 in the afternoon hanggang alas 7 po ng gabi. Ngayon ay Wednesday, September 11, 2019. Itong araw na ito, maraming mga ginugulita, no? Una ay ang September 11 terror attack sa Amerika. Ang September, may birthday din ngayon ni dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos, September 11. Ayan. At ang deklarasyon din ng martial law, no? Itong mga panahon din ito. Well, dito ho naman sa ating programa sa Pilipinas, sa DWIZ, kami po ay bumabati sa inyo ng magandang hapon at ang programang ito ay maghahatid ng mga balitang on the go, mga balitang bago, mga balitang may malasakit na serbisyo publiko at ang mga report mula sa labas ng himpilan ay atin po namang mapapakinggan. Sa labas ng studio pa rin po ang ating mga kasama rito na sina Ryan Reyes at Do Rachel Go. Pabatiin muna natin si Ryan na ngayon ay sa kanyang phone patch remote broadcast. Magandang hapon, Ryan. Okay, magandang hapon na sa iyo, Sir Gani, lalo na sa ating mga tagapakinig sa iba't ibang parte ng Pilipinas at syempre sa iba't ibang parte na rin ng mundo. At maraming salamat syempre doon sa Japan, sa mga tao sa Japan na buong pusong tumanggap sa akin doon sa paggawa ng mga reports. At mamaya ko ipanggap po natin ang mga sariwang balita sa mga activities ni Senator Bongo. Palagay ko, nanawa kayo sa mga Japanese food doon, mga sashimi, mga ramen, yes, so, diba, mga, at saka yung mga prutas doon, masasarap, di ba? Yung mga sariwang fruits. Yes, Sir Gani. At sobrang sasarap yung mga prutas at sobrang mamahal. Yun ang matindi doon. Kasi ka nag-convert, pag nag-convert ka sa yen at saka sa peso, mahal talaga yon. Pero kung doon naman, taas naman ang kanilang talaga standard of living sa Japan, so mahirap ikumpara talaga yung ating Philippine peso sa perang lapad, ba? Nakita ka naman ang lapad nila dyan, sa Japan. Pero lapad. Napakasarap talaga, Sir Gani. Ibang-iba yung quality ng kanilang mga pagkain sa likman namin doon. At yung mga makabago nilang teknolohiya, yun ang mga pinuntahan namin nung mga nakaraang araw. Ayan. Babalikan kita mamaya, ha? Si Tapa. Ryan Reyes mula sa labas ng ating himpilan. Kararating lang yata, coming from Japan. At mag-uulat sa atin ng mga balitang may malasakit at mga balitang on the go. Dito naman sa ating bansa, narito muna ang headlines ng ating mga balitang bago. Mga headlines po ng ating mga balitang bago ngayon, ruling ng International Arbitration Court sa sasapin ng West Philippine Sea, hindi daw maaaring isa-isang tabi ayon sa Department of Foreign Affairs. Bentahan ng hospital pass sa National Bilibid Prison, pinaiimbestigahan na ni Pangulong Duterte. Mga abusadong rice trader, dapat na raw kasuhan ng gobyerno. Ito na, dapat nang kumilos din ang ating pamahalaan. Hinggil po naman diyan. At mamaya, ating tatalakayan din sa ating mga balitang on the go, komentaryo oro mismo, ito pong hinihinging emergency powers para po naman sa administrasyon o kay Pangulong Duterte para lutasin na
ang terribleng problema sa traffic sa mga kalunsuran natin, sa mga urban areas, lalong-lalo po dyan sa EDSA. Ay, talaga naman, bilyong piso po ang nawawala dahilan sa matinding traffic na ating nararanasan dyan araw-araw. Dapat na nga bang bigyan ng emergency powers ang Pangulo para malutas na po at bigyan na po ng solusyon itong problema sa trafiko? O political will lamang kaya na yan? Mari ho nating talakayin yan mamaya at ang inyong mga komentaryo, ang inyong katugunan at ang inyong mga komento pwede pong ipadala sa atin. Ang ating programang On The Go sa DWIC ay maaari pong ma-access sa inyong Facebook Live o sa ating Facebook Live sa DWIC 882. Ayan, i-type lang po doon. Kung naka-Facebook po kayo ngayon, i-type po ninyo DWIC 882. Tapos yung live sa mga oras na ito, alas 5:30 hanggang alas 7 ng gabi, yung live feed po natin, may pula naman yan na nakailaw yung live, yun po ang i-click ninyo. Tapos lalabas po ang magandang lalaki dyan. Ayan. Ang magandang lalaki po dyan ay walang iba kundi si Ryan Reyes. Mamaya po, ay pagpapatuloy natin yan. Samantala, bigyan daan muna natin ang pag-alam sa ating magiging ulat panahon. Mula sa Forecasting Center ng PAGASA, mukhang may papasok na naman yatang sama ng panahon. Ang bagyo, magiging bagyo na ba itong papangalan ng Marilyn? Alamin natin sa Forecasting Center ng PAGASA sa pamagitan ni Ariel Rojas. Ariel, magandang hapon. Magandang hapon din po sa inyo, Sir Gani, at sa ating mga taga-subaybay. Yung ating binabantayang bagyo nasa labas pa rin ng PER, kanina pong alas 4:00 ng hapon, yung kanyang sentro nasa layong 1,620 kilometers silangan ng Kabikulan. Taglay ng bagyo ang lakas ng hangin na umaabot ng 55 kilometers per hour malapit sa gitna, at yung pagbugso naman ng hangin umaabot ng 70 kilometers per hour. Ito po ay kumikilos pahilagang silangan sa bilis na 25 kilometers per hour. Wala pa po itong pangalan kasi sa pag nasa labas po ng PAR ang bagyo, kailangan tropical storm yung intensity. Or kung tropical depression naman, dapat na sa loob ng PAR. Yung nasa gitna pa po siya ng karagatan, pero yung trough or extension ng bagyo magdudulot ng kalat-kalat hanggang sa malawakang mga pag-ulan, pagkilda at pagkulog sa buong Kabikulan, Mimaropa, buong Kabisayaan, Aurora, Quezon at Batangas. Yung ating mga kababayan sa mga nabanggit na lugar ay pinag-iingat po sapagkat mataas ang banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Pero Ariel, kung ito ipapasok naman sa anong nakahandang pangalan sa kanya? Ito po sir, pag pumasok sa PAR in the next 48 hours, ang pangalan niya po ay Marilyn. At hindi naman po ito inaasahang tama or maglalandfall sa ating kalupaan. Mabuti naman, ano, puro padaplis the please. Pero yan eh, pag pumasok siyempre sa teritoryo natin yan, sa papangalan ng bagyo. Pero ano ba, ang tinatahak na direksyon naman niya, kung sakasakali, yung mga dinaanda niya, yung mga tatlong nauna sa kanya na pumasok sa Philippine territory natin, pero hindi naman umabot sa kalupaan. Ganun din. Medyo iba po kasi ito mas malayo. So, mas malapit siya doon sa boundary. Kasi yung last pong bagi natin, si Liwayway, medyo malapit sa lupa natin. Medyo nandun lang po sa may hangganan ng ating boundary, ng Philippine Area of Responsibility line. So, ang kanyang epekto lang po kasi medyo malawak yung kanyang kaulapan, yun po yung nagpapaulan. So, indirect yung kanyang pagpapaulan. Indirect yung epekto sa atin. Apo. Anyway, Sir Gani, yung iba pong bagi ng ating bansa, kasama yung Metro Manila, yung hindi po nabanggit na lugar, yun po, magkakaroon po tayo ng mga thunderstorms sa hapon at sa gabi, pero bukas po ng umaga hanggang sa early afternoon po, silip-silip po ang ating haring araw. So, may mga bahagyang pag-uulap. And dahil din po sa bagyo na nasa labas ng PAR, hinihila niya po itong ating hangin. So, meron tayong gale warning na nakataas sa Northern Samar, Eastern Samar, Southern Leyte, Surigao Provinces, Davao Oriental, Davao Occidental, Dinagat Islands at Siargao. So, sa mga lugar po ito, hindi po muna pinapayagang pumalaot ang ating mga kababayang mangingisda at yung may mga maliliit na hasakyang pandagat, magiging napakaalon po yung mga karagatan. Okay. And hanggang sa weekend, sir, para masabi natin sa ating mga kababayan po, hanggang weekend, maulan po ang ating Southern Luzon at Visayas dahil sa itong bagyo trough or extension at yung paghila po sa ating hanging habagat. So dahil ilang araw po yan, posible mga pagbaha at pag-uunang lupa. Ngayon po, simula bukas hanggang sa Sunday, September 15.
Alright. Salamat po, magandang hapon sa inyo. Magandang hapon at maraming salamat, Ariel Rojas. Naghatid sa ating ulat panahon mula po dyan sa Forecasting Center ng Pag-asa DOST. Naghatid naman sa oras natin, alas 5.44 na po ng hapon. Maagang nakatunghay ang ating mga kababayan na sina Nora Tagalogon, si Manny. Hi, good afternoon. And God bless po na mga taga nanonood sa atin via Facebook Live. Magandang hapon, mga sir, on the go na, sabi ni Gerald JB. Ayan, ganun din kay Emily Calasingin. Good noon po. Baka sa lugar niya, tanghalin tapat. Sa amin po rito, mag-aalas 6 na po ng gabi. 15 minutes na lang po, sasapit na ang alas 6 ng gabi dito sa Pilipinas. Isang barangay chairman ang kinasuhan sa ombudsman. Milyong pisong pondo ng barangay sa Pampanga ni Lustay. Okay. So ito'y iniulat sa atin ni Emil Carrion. Talaga ha? Susubaybayan natin yung balitang yan. Thank you kasamang Emil. 15 minutes bago sumapit po ang alas 6 ng gabi. Lalabas tayo ng himpilan at dumako naman tayo sa lalawigan ng Rizal. May ulat ang ating Metro Patrol. Si Tata Ray Abelia ang magbabalita sa atin dyan sa Rizal Province. Tata Ray, magandang hapon. Okay, magandang hapon po rin sa inyo, Bossing Gani. Hindi naman kailan, sabi natin sa dami ng mga municipal ordinance sa naturang lalawig at wala, hindi epektibo. Patrol na ang ating mga single motor na halos ika nga ay matagal lang ipinagbabawal at may batas sa mga bawat municipality sa Rizal, yung mga motor na maiingay, ha? Yung kanilang mga tambotso, lalo dito sa mga national road sa pagmonitoring ng Metro Patrol dito sa lalawigan ng Rizal. Umpisaan sa Tanay. Ang tawag nila dyan, Dati Ray, yung open pipe. Open pipe na tambotso ng mga motorsiklo. Mm-hmm. Pinagbabawal na yan. Dapat talaga yan. Pag bumili ka ng motorsiklo ngayon, tahimik na mga motor ngayon. Marami ng mga brand o marami ng mga klase ng motorsiklo ngayon na halos walang ingay, no? At may silencer na doon sa kanilang mga tambucho. Correct. Pero yung open pipe, minsan, hindi naman matulin pala yan. Yabang lang. Oo, totoo yun. At saka ano lang yan, nag-create lang ng noise pollution. Depende rin sa nagpapatupad talaga ng batas. May mga lugar na mahigpit yung batas. Yan ay hinuhuli. Pero sabi ka natin, kung ningas kugon, huhulihin ngayon, bukas makalawa sa mga susunod na araw, ibabaliwala at hindi na sila mapapansin. Correct. Pagbigla na namang maraming reklamo, saka na naman sila magkakaroon ng operation. Correct. Kaya hindi nagiging makatotohanan yung implementasyon ng batas. Matagal lang bawal yan Talaga yung mga open pipe na mga tambutso na mga motorsiklo. Tagal na yan Bakit ang tanong nga ang ating mga enforcer, hindi naman kalaya, alam nila ang batas diyan. Bakit di nun? Ang tanong, paano hindi pa kakakitaan? Ayon sa nakalap na impormasyon ng Metro Patrol. Alam mo rin, ito ngayon ang ating mga traffic enforcer, mga truck. Ha, mga truck van, particular na yan. Rizal naman yung mga truck van yan. Pero pagdating naman dito, sa may bandera ni Pasig, Eder Marquina, abahala niya na. Kaumpok-umpok na yan, ano. Bigla nga, kumbaga, kung tawagin niya, mga ambus position. Hindi naman kailan tayo naman, dati, before tayo, nasa radyo tayo, tayo naging hindi naman tayo pilihado ng MMDA, pero isang accredited tayo during that time. Of Jerry Maganto, sumalangit naman kaluan na aking bossing, ano. Si Jerry Romy Maganto, bossing natin yan during the time. Naging MMDA chairman yan. Anyway, dito nga sa Rizal, kwestiyan, natatanong natin yan, patrol na sa mga committee chairman, patrol sa transportation. Isa lang sinasagot nila may mga nanguhuli. Sino ang tanong? Period, hanggang doon lamang kausapin mo yung mga traffic enforcer. Sasabihin sa iyo, magpapakilala ka na, sasabihin sa iyo mga enforcer. Yung iba ha, boss ibang aming inuhuli. Uy, what happened? Sabi ko, ba't anong uri bang inuhuli nyo? Ha? Kung may sasabi ko nga, dapat mo kanina kasamang ganin,
kapag may batas, implementasyon at may ngipin. Ito ba, yun naman yung ating panawagalaman, particular sa ating mga enforcer. Alam naman, may mga ordinansa yan. Ikaw natin ang pamamaraan para sa kayo matigil at masawatan na, particular na, ang mga single motor na alas kang at pagdating ng gabi, aba, hindi ka makakatulog ng maimbing. Ito ba, isang ragdagang balita, hindi ka lang na nakalipas na linggo, edad data, no, tayo kawawa na ang humingi ng tulong pato na yung ating mga senior citizen, lalo pala sa gamot, sabi nga natin, ito na, stop na yung pagbibigay na tulong pato sa mga indigency, di lamang sa Kapitulyo, pati dito sa mga munisipyo ng Latrong Lalawig na Rizal. Nagtatanong-tanong tayo, bakit natigil? Wala raw pundo. Sipin mo, Kapitulyo, speaking Kapitulyo, 20 million, wala pang isang taon, ubus na. Abay, sabi ko nga, abay, paano nangyari yun? Sa dami daw nang humingi ng tulong. Ayon sa kalila yan, ha, na ay pababangit lang pangalan sa Metro Patrol. At isa rin na, Metro Patrol, totoo yan. Pwede nga, humingi ako ng mantidiyan, katapano sa ating kanting karamdaman. Wala, walang tulong. Kaya itong buwan ng September ito. At ayon pakaragdagan na balita, re-alignment pa raw. Re-alignment ang natural pondo, kaya ang tabayan lamang kung natapos na yung tinatawag na re-alignment, patungkol na sa Kapitulyo na Lalawig na Rizal, doon lang mag-umpisa ang pagbibigay ng tulong sa mga nangailangan, patungkol na sa mga indigency sa naturang lalawigan. So, yan din ako ang sitasyon mula dito sa lalawigan ng Rizal, Metro Patrol, Tato Ray, Aragon Sabella, nag-uulat sa Impilang Metodo Lakas, D. WIC. Metro Patrol. Maraming salamat, Tata Ray Abella, ang ating Metro Patrol. Diyan po naman sa lalawigan ng Rizal. Text, pahatid impormasyon. Si Nora Tagalogon Simene, nanonood na sa atin mula dyan sa Dubai. Sa Emily Kalasingin, bumabati sa atin at ang sabi ni Sunny Boy, maulang hapon Sir Gani, malakas ang ulan dito sa North Caloocan. Ayan, no, bandang Bulacan area, no? Caloocan, North Caloocan at boundary ng Metro Manila at ng San Jose del Monte, Bulacan. Maulan daw po doon sa ulat sa atin ni Sunny Boy. Eto muna ang ating mga balitang on the go, balitang bago. O barangkada na ang imbestigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI sa nabunyag na hospital pass for sale sa Bureau of Corrections. Ayon kay NBI Director Dante Giran, bago pa ang hospital pass issue, ay inatasan na sila ni Justice Secretary Menardo Guevara na imbestigahan ang pagpatay kay Roberto Traya Jr., Chief Administrative Officer 3 ng Bureau of Correction o BUCOR, nakatalaga naman sa Document Processing Division. Sinabi pa ni Geran na inaalam nila kung may koneksyon ang pagpatay kay Traya sa nabunyag na GCTA o Good Conduct Time Allowance for Sale dyan sa BUCOR. Samantala, sa ilalim naman ng hospital pass for sale, nagbabayad di umano ang mayayamang bilanggo para sa ospital na lamang sila manatili. Sa kaugnay na balita, sisimulan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang malalimang imbestigasyon kaugnay sa Manoy, bentahan ng hospital pass sa New Bilibid Prison. Ito naman ang kinumpirma ni Senator Bongo matapos niyang i-report sa Pangulo ang Obanoy illegal na transaksyon sa NBP Hospital. Agad naman itong sinagot ng Pangulo na hindian niya palalampasin ang Obanoy illegal na transaksyon sa NBP Hospital dahil nananatili ang kanyang kampanya kontra sa illegal na droga. Samantala naman, dahilan sa nadidiscovering anomalya sa Bilibid, kinatigan ni Go ang panukalang pagtatayo ng panibagong kulungan na malayo sa kabihasnan at hindi malulusutan ng ilegal na gawain. Yan ang ako sinasabi natin, mga kababayan ko, no? Yung batas na yan o yung alituntunin na yan para magkaroon ng
hospital o mga pang lugar para mapagdalhan ng mga may sakit diyan sa loob ng Bilibid ay napakaganda pong panukala yan para sa mga nagkakasakit ho dyan, no? Kumbaga, makataong pagtrato kahit sila po ay bilanggo. Kapag ang talagang dadalhin dyan yung mga totoong may mga karamdaman, lalo yung mga matatanda, mga nagkakaedad na, yung dapat doon na lamang gamutin para hindi delikadong sila ilalabas pa at itatransport pa patungo sa mga pampuligo o sa mga ospital natin sa privado, sa labas. Eh ang kaso, ito nga po, inabuso. Naabuso. Naabuso itong batas na ito at ito na nga po ang nangyari. Yan ang sinasabi natin, pag talagang hindi binantayan at hinayaang mangyari ang pang-aabuso sa batas, hindi maganda. Huwag natin sisihin ang batas. Maganda ho ang ano ito, panuntunan nito. Ang magkaroon ng hospital dyan. Akaso, yun na nga po, nagkaroon daw ng bentahan ng hospital pass. Ayun na, yun ang sinasabi natin. Pero maganda rin yung panukala ni Senator Bongo na magkaroon ng parang separate, malayo sa kabihasnan para hindi malusutan yung mga illegal na gawain. Senator, ang tanong din po natin dyan, kung yan ay dadalhin sa remote areas, sino naman ang magbabantay sa kanilang mga kaalios mo sandun? Kay malapit, kay hindi, kay malayo, kung talaga may anomali ang mangyayari, mangyayari ho dyan. Kailangan lang talaga, pag may natutunog ang alingasgas, mag-investiga kagad at manghuli sa akto ang mga kinukulan para ma-caught in the act ang mga nasa pwesto rin na gumagawa ng kabalbalan. 5 minuto na lamang po bago sumapit ang alas 6 ng gabi. Balikan natin si Ryan Reyes para sa mga balitang on the go, balitang bongo. Ryan, kumusta naman? Anong balita mo dyan? Ito na po ang ating pinakasariwang balita dito sa mga ginagawa ni Senator Bongo sa ating mga kababayan. Sinuri ni Senator Bongo ang kalagayan ng mga bilanggo ng New Bilibid Prison sa Muntinlupa City noong September 9, particular na ang minimum security compound. Ito ay dahil sa investigasyon na ginagawa ng Senado tungkol sa mga aligasyon ng anomalya sa pagbibigay ng Good Conduct Time Allowance o GCTA at hospital referral passes sa mga kriminal na nakagawa ng heinous crimes. Pinakinggan ni Senator Bongo ang hinaing ng mga bilanggo o persons deprived of liberty gaya na lamang ng ilang matatandang inmates na nangailangan ng tulong medical at nakausap din niya ang ilang opisyal ng Bilibid para imbisigahan ang mga na-report na illegal na transaksyon ng droga na patuloy na nangyayari sa loob at dais din niyang siguruhin na mananagot ang dapat managot sa isyong ito. Samantara, ito naman ay good news para sa ating mga kababayan. Wala na dapat na ipag-alala ang mga empleyado ng gobyerno, lalo na at kasangga nila si Senator Bongo sa Senado. Isang committee hearing noong September 10, sinabi ni Senator Bongo na sisikapin niyang maitaas ang sweldo ng mga government employees, lalo na ang mga teachers at nurses na nangailangan nito. Nagpasa rin ito ng panukalang batas, ang Senate Bill 306 o an act modifying the salary schedule civilian government. Upang maitaas ang sweldo ng mga civil servants, ito rin ang uri ng servisyong ora mismo, ang aksyon at may solusyon natin ni Senator Bongo. Samantala, bukas ay nandiyan po ako sa Malaysia at Singapore at para po doon ating mga kababayan na nais maglabas ng kanilang mahinaing at gusto nilang ilabas ang may pabot sa gobyerno ang kanilang mga kahinaing ay makipakita po kayo dyan sa akin sa KL at sa Singapore. Salamat po sa iyo, Sir Gunny. Maraming salamat, Ryan Reyes, sa mga balitang on the go, balita kay Senator Bongo. Alright, doon naman sa mga kababayan po natin na patuloy po namang nakakaranas ng iba't ibang karamdaman. Marami ho kasing mga sakit ang lumalabas ngayon. At dahil yan, alam niyo bang maraming benepisyo na ating makukuha sa pagkain lamang ng mga masustansyang prutas. At ang rekomendado namin sa inyo na tinatawag na superfruit, masustansyang prutas ay ang guyabano. Sa English, sour soap fruit.
At super po ang sustansya ng mga bibitaminin to at nutrients na ating makukuha sa Guayabano. May ilang pong siyentipikong pag-aaral tungkol sa Guayabano na ito ay nagpapatunay ng bisa nito bilang panlaban sa napakaraming sakit at mga iba pang mga malulubhang karamdaman, diabetes, arthritis at maging ang cancer. At ang magandang balita po, meron na ngayong pure concentrated Guayabano juice na nasa botelya. Ito ang Glow Guayabano Concentrated Juice. Walang halong artificial flavoring. Purong-purong katas po ito ng Guayabano. Glow Guayabano Concentrate Juice. Available na po yan sa SNR Superstore at iba pang Glow Guayabano Outlets. Yan, sa mga naisong, makatikim yan. Kung hindi pa kayo makapunta ng SNR, tumawag lang sa landline natin, 810-3707. Yan po ang landline na pwedeng tawagan para sa Glow Guayabano Juice. 810-3707. Or pwedeng mag-text. Kung gusto nyo mag-dealer o gusto nyo makabili niyan talaga ng mas marami pa at mas sa dealer's price, tawag kayo o mag-text sa 0927-865-9992. 0927-865-9992. Yan pong napakasarap na, napakasustansya pa ang Concentrate Glow Guayabano Juice na sa botelya na. Isyo publiko, kasama na po ang pagtalakay sa mga isyong napapanahon at ang mga balita mula sa labas ng himpilan. Yan lamang po kayo at ang inyong lingkod Gani Oro ay magbabalik makalipas ang ilang sandali. Magbabalita po muna ang ating makasamahan sa News and Information Center. Alas 6 na po ng gabi. On the go sa DWIC. Nagbabalik ang On The Go! Alright, 10 minuto na po. 10 minuto na makalipas ang alas 6 ng gabi. At wala nang paligoy-ligoy, wala nang patumpik-tumpik. Pumapasok na po tayo sa pangalawang bahagi ng ating palatuntunan. Ang inyong lingkod, Gani Oro. Inyo pa hong makakasama hanggang alas 7 ng gabi sa ating programang On The Go sa DWIZ. Nanonood na sa atin sina Rosemary Nablo Abayari Brasas. Ganyan din taga Lebanon. O, nasa Lebanon po siya ngayon, no? Rosemary Nablo Abayari Brasas. She's watching from Lebanon. Yan. Cesario Oro na mga pinsan po natin. And Janelle Lorena Tablang. Yan. Si Janelle. O Janelle. Yan. Janelle. Nanonood na rin po sa atin ngayon. May pahatid impormasyon naman dito galing sa Lions Club International. Si Ma'am Gia Cruz Benaventura. Paki-announce naman po Sir Gani. Sure, very sure. Congratulations sa Quezon City Cubao Lions Club sa pagdiriwang ng kanilang ika-limampung taong anniversary. Golden, ha? 50th anniversary ng Quezon City Cubao Lions Club. Dahil dyan, magkakaroon ng golf tournament bukas ng umaga, September 12, mula sa alas 6 ng umaga sa Valley Golf and Country Club sa Sumulong Highway, Antipolo City. This is a fundraising event para sa mga proyekto ng Quezon City Cubao Lions Club. Ang mga global services ng Lions Club International ay umiikot sa diabetes awareness, feeding the hunger, pediatric cancer, vision and sight preservation at environment. Yun. So meron pala silang pag-golf bukas. Sayang, Miss Gia, sana sinabi mo nang maaga-aga para kasali naman ako sa tournament. O, ibukas na ito eh. Yung aking kasing golf club, yung mukhang kinakalawang na. Naimbak na ng gusto doon sa bodega. Di ko na nagagamit yung aking golf club. Pero kung na-inform mo ako na maaga-aga, sana bukas ng umaga, pwede naman ako nakasama dyan.
Kasi hapon naman ang ating programa rito ay makapag-swing-swing naman tayo dyan. At makatulong pa tayo na sa mga projects ninyo, sa mga advocacies ninyo, sa inyong fundraising para sa mga proyekto. Congratulations sa Cubao, Quezon City, Cubao Lions Club. Happy 50th anniversary sa inyo. Oras natin, 13 minuto na po makalipas ang alas 6 ng gabi. Lalabas muli tayo ng himpilan. Bigyan da natin ang pag-uulat ng ating Metro Patrol sa Bulacan. Metro Patrol. Alamin natin ang nangyayari at hatid na balita ni Tata Louie Angeles, Metro Patrol Bulacan. Magandang gabi, Tata Louie. Magandang gabi, Kuya Gan. Natasan ng Provincial Government ng Bulacan ang mga kapitan na intensive ang mga baboy sa kanilang nasasakitan upang matiyak ang bilang ng mga ito. Ayon sa contact interview na kay General kay Gerardo Oliver Bilen na MBRMO officer ng kalungkit, nagsagawa ang Provincial Veterinary Office ng emergency meeting upang talahayin ang mga preventive measures tungkol sa African swine fever. Magtatalaga sila ng checkpoint sa kanilang mga lugar upang hindi makapasok ang anumang karne o baboy na buhay. Buhay na baboy. At una muna niyang maisensus at mula ang lahat ng baboy sa bayan mula sa mga barangay. Ayon sa pinagtatagpan ng provincial vet, ang pinatawag niya ang lahat ng mga magbababoy dito sa lalagyan ng Bulacan, lalo na yung mga may malalaking farm at maging yung mga maliliit na backyard. Pinaliwanag pa ng hog ranger kung bakit kinakailangan kunin ang mga alagang baboy. Aniya, kung masasagawa pa ng test, ay matagal pa dahil madami ng baboy. Kukunin ng provincial government ang lahat ng baboy na ito'y babayaran sa halagang 3,000 gada ulot. Hahanap sila ng isang lugar na malayo sa kabayan upang mapaglibingan ng mga naturang baboy. Tinitiyak nila na hindi dapat makaapekto sa mga residente ang mga baboy na ililibing sa mga barangay pa lamang, magbibigay sila ng information, discrimination tungkol dito. Mula rito sa landing ng Bulacan, Metro Patrol Alis ng Ilas, ng Pinometro, ito lakas CWI. Maraming salamat! Metro Patrol! Thank you! Maraming salamat, Tata Louie Angeles. Mula po naman dyan sa lalawigan ng Bulacan. Okay. Sayang po, next time po, pag meron ulit kaming golf journey, tourney. Thank you, Ma'am Gia. Alright, may flash report muna tayong tatanggapin mula kay Jill Rizontok. Dating Congressman Amado Espino, in ambush. BWIC Flash Report. Jill, come in, Jill, Patrol 7. Ipinahayag ni TNT spokesperson na General Bernard Banac na pinambangan o inambus si dating congressman ng 5th District ng Pangasinan, si Amado Amang Espino Jr. At patay sa report ng Campo Crame, sinabi ni Banac na ang biktima, si dating congressman Spine Espino, ay nakasakay sa isang bihikulo na bigla na naman nagsulputan ang timabilang na mga suspect at pinagbabaril ang dating congressman na si Espino. At pagkatapos niyan, itong ambush na ito ay dinala sa ospital itong si Espino sa Holy Blessed Family Hospital, San Carlos City, Pangasinan. At dumadaan ito sa treatment ng mga doktor doon. Samantala, yung Philippine National Police naman sa Nabagita Provincia ay nagsasakatuparan ng dragnet sa Nabagita area at inaalam kung matiyamban o mahuhuli ang mga suspect sa bumaril kay dating congressman Amado Espine na Espino. Wala bang binanggit kung may kasamang driver o bodyguard itong dating kasi congressman? Kasi mayroong message si Senator, kay Senator Godo nagsimula ito eh. Mm-hmm. May minessage siya sa social media, sinabi niya inambos yung araw si Amado Espino. Mm-hmm. At ina-confirm ng Philippine National, pinoconfirm na nangyari insidente. Mm-hmm. At nangyari talagang inambos siya si congressman Amado Espino Jr. At yung mga bodyguard, sinasabing
may reports yun, eh. Kaya lang di binabanggit ng karami. Yung mga bodyguard niya, senior siya. Inover siya ng bodyguard. Eh, may mga tama yung bodyguard. Di malaman kung buhay ba ito o namatay. Oh. Pero si Congressman Espino ay buhay. So, ang anak ni dating congressman, naging governor to, di ba? Hindi ko naman siguro kung ito si, baka ito yung si Spine eh. Oh, right. Yung dating congressman, alam ko ito yung... Amang Espino Jr., former... may anak din kasi baka... Yung isang Espino, hindi ko malamang ito yung matanda o ito yung bata, pero nakalagay dito si Congressman Amago Amang Espino kasi ang tawag kay Spine. Yung isang Espino, ang tawag Spine. Ang tawag dito ama eh. Amang Espino Jr. eh. Ito yung Spine. Ito yung dating na akusahan sa drugs, di ba? Tinakusahan ito na, ng ni drug lord. Duterte mismo, oo. Pero tatay. Binawi ni Duterte yun, binawi niya, sabi niya, nagkamali lang daw. At saka itong Espino to, kung siya nga yung talagang nakakatandang Espino, no? Ito yung magaling sa counterinsurgency ito nung araw. Nakakakwento noon na ito yung sinasabing umuli noon sa grupo ni CDV Founding Chairman Jose Maria Siso noong mga 1970s yata to. Ng panahon ni Marcos. So ito yung nakakatanda kasi hindi tinutukoy dito kasi nakalagay Amang eh, Amado, Amang Espino. At tawag kay Amado Espino, Spine. Doon sa kanila, Spine Espino eh. So ang point ngayon, ang impormasyon ngayon, buhay naman at nagpapagaling sa ospital ngayon ito, Jill. Oo. May message kasi kay Senator Gordon, hindi natin ma-verify kung ano nangyari. Meron siyang social media niya sa account niya, may binabanggi siya na medyo hindi maganda nangyari sa mga bodyguard pero hindi ko ng police kung nangyari nga yung kung nakasurvive o hindi mga bodyguards siya. Pero si Congressman Espino, buhay siya, nasa hospital siya ngayon. Holy Blessed Family Hospital, San Carlos City, Pangasinan, inambus nga siya, no, si Congressman. Baka, hindi ko masiguro, no, pero sinasabi si Amado Amang Espino Jr. Kasi mayroon ding anak si ano eh, si Amado Espine naman yung isa. Espine Espino. Congressman din. Naging congressman din. Yung Espine yung matanda. Okay. Pero may anak siya eh. Okay. Nakalagay dito, junior eh. Hindi malaman kung ito yung Espine o ito yung junior na anak ni Amado Espine Espino. Sige, di pa follow up natin yan. Yan yung update, no? Pero dating congressman siya, na si Amado Amang Espino Jr. ng 5th District ng Pangasinan. Ito si Patrol 7 na Jill sa unang uras sa yung pinilakas mo rin. BWIC Flash Report! Bong Flash Report, the Patrol 7, Jill Rizontok, no? Antabayanan po ninyo ang follow-up report na yan sa pananambang sa isang dating kongresista. Diyan po naman sa lalawigan ng Pangasinan. Ha? Naghatid sa ating oras, 20 minuto na po ang nakalilipas sa alas 6 ng gabi. At mainit na issue rin po ang pinag-uusapan ngayon, itong paghingi ng special powers, no, para sa na para sa presidente, para once and for all lutasin na itong problema sa matinding trapiko na nagiging sanhiho ng pagkawala ng bilyong piso. Ang losses ho natin ayon sa pag-aaral ng isang Japan firm o Japan-based firm ay 3.5 ba o 5.3, no? Billion, pinag-uusapan ko rito. Kung alin man sa dalawang yan, 3.5 o 5.3 na ang nalulugi o nawawala, nasasayang dahilan sa hindi umuusad na daloy ng trapiko, lalo na po dyan sa EDSA, ay napakalaking pera po niya, no? Bilyon, sabihin na lang natin, bilyong piso po ang nawawala. At hindi, kumbaga, nasasayang po eh. Sa halip na yung bilyong piso na yan ay makatulong para umangat sa pangkalahatan ang ekonomiya ng ating bansa. Makatulong para ang maging produktibo ang ating mga kumpanya ng patrabaho, ito man ay sa gobyerno o ito man ay nasa pribadong sektor. Makatulong para ang hanap buhay po ng mga kababayan natin ay maging epesyente at hindi sila nalilate, hindi sila nagiging productive sila kapag hindi sila pagod sa biyahe. Ngayon halos sa kalsada na po tumitira ang ilan sa mga commuters natin na namamasukan na araw-araw. Lalong-lalo yung mga nagtatrabaho sa Makati na umuuwi pa sa north and south area ng Metro Manila.
yung mga nagtatrabaho sa Ortigas, nagtatrabaho sa gawin ng Pasay, sa Mandaluyong. Nako, eh, yan ang sinasabi natin mga kaibigan. Kaya it's about time na talagang resolbahin na po itong problema natin sa trapiko. Eh ang problema, dyan po sa Senado ay tumututol itong si Senator Grace po na pagkalooban agad-agad ng special power ang presidente kung hindi muna nililinaw ni Secretary Tugadi at ng mga na humihingi ng special power ang mangyayari. Kung ano talaga ang paglalaanan, anong paggagamitan ng special power na ito para sa Pangulo. Sinasabi ni Secretary Tugadi ng DOTR na mas mapapabilis daw ang pag-procure sa mga kakailanganin. Mga mabilis yung pagpapa-implementa ng mga measures para tuparin ang mga proyekto na pang pagsolusyon o magiging solusyon sa laloy ng trapiko. On the other hand, ay sabi ho naman ni Secretary ni Senator Grace po, eh kung ang pagbili din lang o procurement ang ating pagbabasihan, eh bakit kailangan pa ng emergency powers para sa presidente? Bakit hindi ba magagawa yon? May matinding issue ho yan na dapat nating pag-usapan. Kayo man na nakikinig ngayon sa ating palatuntunan, no? Sabihin na natin na hindi po kayo araw-araw dumadaan sa EDSA, nagagaya namin. Ako halos araw-araw po, tayo po ilaman ng lansangan, ng EDSA, ng C5, ng Commonwealth Avenue, ng ilang mga pangunahing lansangan sa Metro Manila, mas concerned po kami rito. Pero kayo po, na hindi naman bumabiyahe araw-araw, apektado din po kayo. Sabagat ang inyong mga kaanak na bumabiyahe araw-araw dyan, apektado po ang kanilang trabaho. Ang pangkalahatang kabuhayan ng ating bansa, sapul po dyan, no? Sapul ni Jarius Bondok. Sapul po tayo dyan. Ang ating ekonomiya ay naaapektuhan po niyan sa pangkalahatan. Kasama na po ang pagmahal ng presyo ng mga bilihin, ang nalulustay natin sa oras, no? Ang nagugugol na oras na dapat sana ay productive ang ating mga manggagawa at ating mga empleyado, ang nalulustay sa gasolina at higit sa lahat, ang polusyon, ang dumi ng hangin na dulot ng mga tambutso, ng mga sasakyan na naaraw-araw ay gumagapang sa traffic sa EDSA at ilang pang mga pangunahing lansangan sa urban area. Hindi lang po ito problema ng Metro Manila. Alam nyo, marami na hong mga ibang key cities, no? Mga na-urbanized na ho na mga lungsod. Davao, Cebu, Iloilo, ilan pa hong mga medyo Cagayan de Oro, Zamboanga, ilan pa hong mga nangungunang lungsod ang napupuno na ho ng mga tao ngayon at unti-unti napupuno na rin po ng mga sasakyan. Yan po ay nagdudulot ng matinding polusyon na banta sa kalusugan ng ating mga mamamayan. Ngayon, ito po ho, ano? Ang sinasabi ng batas, ang sinasabi, kailangan ipasa na ro po ito pong mga batas na kagaya ng hindi ka pwedeng bumili ng sasakyan kung wala kang sariling garahe. Yung no garage, no car policy. Alam nyo, maganda rin ho yan, no? Pero para sa inyong lingkod, isa lang ho mga band-aid solution ho yan. Hindi ho 100%. Hindi ganun kalaki po ang epekto niyan para resolbahin ang ating daloy ng trapiko. Alam nyo, marami po sa mga kababayan natin ang napipilitan talagang bumili ng sasakyan kahit wala silang garahe dahil napaka-inefficient po, hindi episyente, hindi ganun ka galing ang ating public transportation. Ang inyong lingkod na lang po, sa totoo lang, sa layo po ng pinanggagalingan natin at sa traffic, ayokong gumastos ng malaki na sa gasolina. Plus, yung mapapagod ka sa biyahe, 2 oras, 3 oras, pagkatapos sa paunta, pabalik, halos 5 oras na ho tayo sa kalye na naglalakbay para sa patutunguhan natin. Ngayon, nagdadrive ka pa, pagod ka pa. Sa akin lang ho, mas gusto ko nagkukommute talaga. Pero, pag nagkukommute po ako, sasakay ako ng jeep,
sasakay ako ng bus, sasakay ako ng MRT, pagbaba sa MRT, magji-jeep na naman ako patungo dito sa studio namin sa Shaw Boulevard. Eh, napakahirap kumuha ng jeep. Pag sumakay ka naman ng bus, eto pa isa. Pag sumakay ka ng bus, aabutin ka lalo ng siyam-siyam. Dahil lang sa mga bus, una, sila hindi pwedeng, sila ay doon lang sa loob ng yellow lane. So kung may mga nauna sa kanila doon, hindi sila pwedeng lumabas, huliin sila. So mabagal ho yan. Pangalawa, pag hindi pa ho puno yung bus na yan, talagang mamimikap ho ng pasahero yan. Talagang gagapang ho yan. Oh, pag minalas-malas ka pa, hold up ang abutin mo. Pag uwi mo naman sa gabi, ay hindi ka makakakuha ng bus na walang laman, kundi punuan, kundi tatayo ka talaga. No? Tatayo ka hanggang may bumabang, bisan nakakaupo ako, ilang metro na lang doon sa uwihan ko. Pangatlo, kung mag-MRT ka naman, ay talaga naman, aakit ka na hagdang pagkataas-taas, tapos sasakay ka ng jeep papuntang MRT o UV Express. Pagdating sa MRT, pila ka, pagpasok mo, malapit na kayo magkapalitan ng mukha ng iyong katabi, ng iyong mga katabi, dahil sa napakasiksika naman. Isa lang ho, nais kong puntuhan dyan. Kung talagang maganda ho ang ating, at improve ang ating public transportation, palagay ko mababawasan ang mga taong bibili ng sasakyan. Kaya ho napipilitang bumili ng sasakyan kahit hulugan ang ating mga kababayan, sabagat napakahirap po talagang mag-commute, sa totoo lang. Napipilitan na lang po, kumbaga pikit mata, na kukunin pa sa araw-araw na pambili ng bigas at pagkain ang ipanghuhulog sa mga hulugan na mga sasakyan, second hand man yan o brand new. O sabagay, marami na ho ngayon yung zero down payment. So yung monthly amortization po niyan, kahit papano, igagapang na kukunin pa doon sa pang-araw-araw na pagkain. Magkaroon lang ng sariling sasakyan sapagat napakahirap po. Uulan pa. Ako, yun pa isa. Uulanin ka. Ngayon, pag talagang walang hindi kakayaan bumili ng kotse, motorsiklo ho. Ayun, napakarami namang motorsiklo. Mamaya, tatalakayin ho natin yung dumadaming bilang ho ngayon ng mga nagmumotorsiklo. Mapababae, mapalalaki, mabata, matanda. At marami na hong hindi talagang marunong gumamit ng lansangan ng mga nagmumotor ngayon. Kaya ito, dapat talagang talakayin ho natin yan, yung mga batas at mga pinairal na regulasyon para sa mga nagmumotor na babaliwala na ho. Hindi sapat yung may helmet ka lang. Ngayon, mamaya, i-discuss ko po sa inyo pagkatapos ng break natin kung ano ang mga dapat itingnan natin para ma-address natin ang problema sa lumadami, lumalagong problema at aksidente dulot ng mga nagmumotorsiklo. Bigla ho silang parang kabuti ngayon na talagang napakarami. Makikita mo yan pag nasa stoplight, punong-puno ng mga motorsiklo na hindi sumusunod sa batas trapiko. Marami na po ang nakikita nating aksidenteng nangyayaring ganyan. So, ang ibig kong puntuhan dito, kung talagang maayos ang ating public transportation, hindi na po kailangan ng batas dito sa no garage, no car policy. Hindi bibili na sasakyan ng mga tao kung talagang maayos lang ang ating sistema sa public transportation. Kumbaga, ipikit mata ho nilang ginagawa yan dahilan sa iyon na nga po, no? Mamaya, babalikan ho natin ang ating pagtalakay, mga isyong napapanahon at ilang pang mga balita ngayong araw na ito ng Miyerkules, ikalabing isa sa buwan ng Setyembre. Magbabalik po ang inyong likod, Gani Oro, sa On The Go, makalipas ang ilang sandali, alas 6:31 na po ng gabi. On The Go sa DWIC. DWIC. Nagbabalik ang On The Go! Ahaha! 36 na minuto na po nakalilipas sa alas 6 ng gabi, 6:36 in the evening. Kumusta na po mga giliw naming taga-subaybay at taga-panood? Nagbabalik po ang inyong lingkod, Gani Oro. Tayo po ay mapapakinggan hanggang alas 7 ng gabi. Sa himpilang ito ng DWIZ 882 sa inyong mga radyo. At napapakinggan din po at napapanood sa ating online social media live streaming. Naka-Facebook Live po tayo.
Balitang traffic pa rin ho tayo tungkol dito sa hinihinging emergency powers para sa presidente. Nananatili daw po ang paninindigan ni Department of Transportation o DOTR Secretary Arthur Tugade na kailangan ng emergency powers para agad na matugunan ang matinding problema ng traffic sa EDSA. Ipinunto ito ng kalihim kay Senator Grace Poe sa pagdinig ng Senate Committee on Public Services sa isyu naman ng provincial bus ban at emergency powers. Kung pag-iisipan at bibigyang tanaw na ang nakaraan, kung nabigyan tayo ng emergency power noon, repaso na lang sana tayo ngayon. Kami ay umaasa na mabigyang pansin at tugon ang aming hinihiling. Ayon po kay Secretary Tugade. Giit pa ng kalihim na mas marami na sanang nagawa ang kagawaran ng transportasyon kung dati pang naibigay ang emergency powers sa Pangulo. Nilinaw din ni Secretary Tugade na hindi forever iiral ang hinihinging emergency powers at mananatili ang oversight functions ng Kongreso. Kailangan din niya ito upang mapag-isa ang hakbang upang ang hakbang ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. What is the reality? May kanya-kanyang mandato po. Yan, hiwalay ang DOTR sa MMDA. We need to have a single traffic authority to address the monster problem that is EDSA. We need a traffic czar. Kasama ni Secretary Tugade na dumalo sa pagdinig ang tagapamuno ng sectoral offices at attached agencies ng DOTR, nasa pagdinig din ng sina MMDA Chairman Daniel Lim at General Manager Jojo Garcia. So yun po ang hinihinging special o emergency power para sa presidente. Alam nyo, eto, paulit-ulit nating sasabihin ito at nung ginagawa po yung MRT3 dyan sa EDSA, tinatayo pa lang ho yung mga poste niyan, nagsisimula hong pagka-traffic na noon yan. At ang inyong lingkod po, ang isa sa madalas na reporter ho dyan, ako ang traffic reporter dyan. Sabagat meron kaming programa dati doon sa ABS-CBN, yung Hoy Gising. Yan. Yung Hoy Gising, ako po ang field anchor sa labas. At halos araw-araw, nandyan ako sa EDSA. At ang pangako noon ng gobyerno at ng mga gumagawa ng MRT3, tiis-tiis lang. Tiis-tiis lang ika. Way back siguro mga nasa 7 years ago ba? Hindi ako nagkakamali. nung ginagawa ho yan, anong taon yun? Nung kinoconstruct pa rin yung MRT3. Sabi ng gobyerno noon at saka ng mga nagtatayo ng mga poste dyan na mga engineer, Sir Gani, tiis-tiis lang po. Ayaw mo, pag nayari itong MRT3, luluwag na ang EDSA. Ano ho nangyari ngayon? So inaasahan nating pagluwag ng EDSA, hindi talaga tuluyang lumuwag, kundi mas lalo pang gumrabe, mas lalo pang luwala. Sa kabila ng lahat na meron tayong MRT sa kahabaan ng EDSA, anong nangyari? Siyempre, sumikip yung EDSA dahil nagkaroon ho ng mga poste. At mas dumami ang dumaan dyan. Ang matindi, dumami ho yung mga opisinang nagbuka sa Makati, sa Ortigas, sa Mandaluyong, sa Pasay, at yung stretch na yan ng business area o business district area ay mas dumami po yung mga empleyado na mga commuters na naglalakbay dyan. So, nadagdagan ng mga sasakyan, hindi ho naman nadagdagan ng ating mga lansangan. Suba total, ito ho ang aking worry ha. Kapag nayari itong MRT7 ng maaga, nang hindi pa natin nariresolba ang problema dyan sa MRT3. Pag ganyan pa rin ho, mga si laging aberya, laging may sira, at ganyan pa rin kabagal at kakulang ang ating mga bago na tumatakbo dyan sa MRT3, ay para ko nang nakikinikinita. Mas 3 times ang doble ho ng taong dadagsa dyan, o more than. At gagrabi hong lalo yan. Bakit ko po nasabi yan? Sapagat pag nayari yung MRT7 na naguugnay mula dito sa may Trinoma, patungo doon sa Tungkong Mangga ng San Jose del Monte, Bulacan. Lahat po ng mga pasahero, bibilis ang biyahe,
na mag-commuters ng MRT 7 na bagong itatayo, mga pasahero sa Bulacan, mga pasahero sa Caloocan, mga pasahero sa Novaliches, mga pasaherong sasakay ng MRT 7 sa Commonwealth Avenue ay bubuhos po yan, dadagsa dito sa Trinoma area. Dito sa para sumakay naman patungo ng Makati, Mandaluyong, Pasay at Parañaque. Ay para ho nating nakikita kung anong mangyayari diyan. Na mas lalo hong magkakahigpitan po ang daloy talaga ng trapiko kung hindi natin maayos ang ating EDSA kasama na po yung rehabilitation at pagpapabilis ng takbo at pagpapadami ng mga bagon o coaches ng MRT3. Na-imagine nyo yun, yung dami ho o volume ng sasakay dyan. Siyempre, dudugtong po yan. Magdudugtong mula doon sa Tungkong Mangga, sa Bulacan, dadaan ng Caloocan, dadaan ng Novaliches, dadaan ng Fairview, dadaan ng Commonwealth Avenue, tatagos ng Circle, hanggang sa makarating sa North Avenue. Yung, saan sasakay naman yan? Puntang Makati, di MRT din. Ay nako, ewan ko lang ho, kung meron silang talagang study, ano? Meron silang solusyon na gagawin dyan. Ang problema ho natin sa EDSA, yan ang tinatawag na mahirap resolbahin yan sapagat nandyan yung dumami lalo ngayon yung bottleneck. Alam nyo ho yung bottleneck? Tagalogin natin yung bottleneck. Leeg ng bote, engineer, di ba? Bottleneck. Akala ko yung bottleneck yung away, yung battle, yung gera. Hindi. Bottle, botelya. Neck. Leeg. Nakakita na kayo ng botelya ng long neck. Yung mga lasinggero. Marami yung labas sa loob yung pagkatapos dadando sa maliit na butas. Ayan. Parang kailangan ng imbudo yan. So sa Tagalog, sa simple salita ho ng mga chuper, ang EDSA ho natin, imbudo type. May maluwag na portion, may masikip na portion. Yun yung tinatawag na bottleneck. Yung maluwag na maluwag, biglang sisikip ho na ganyan. Tapos luluwag, tapos sisikip na naman na ganyan. Pagkatapos, nandiyan na kagad yung mga obstruction dyan. Ganyan ho ang nangyari sa EDSA. Kaya ang hirap na ho resolbahin dyan. Ang traffic dyan. May mga portion talaga yan na talagang magbabagal kayo ng gusto. Ngayon, pag nagpang-abot ho yan, dyan sa medyo choke point, no? Yung pinaka-bottleneck, lumiit, sumikip, yung mga nasa ibang lugar na medyo mabilis ang pagdating dyan, ahaba na po yan yung pila ng mga transportasyon. Tapos isama mo pa yung mga bus na kapag yan ay umiskwala, kumbaga lumiko ng halos sakupi na ang buong EDSA, ay talagang babagal ho ang daloy ng mga sasakyan. Ito ngayon ang solusyon. Ha? Kung nakikinig ho ang ating mga traffic expert dito at maging ang tanggapan ni Secretary Tugadi, marapatin po ninyo na ang suhestyo ng inyong abang lingkod na matagal na pong nag-oobserba sa daloy ng trafiko bilang traffic reporter noong unang mga panahon. Nag-MMDA pa nga ho ako naging empleyado po kami ng MMDA Traffic Radio. Kung hindi nyo po na itatanong, ang inyo pong lingkod Gani Oro ay naging anchorman sa MMDA Traffic Radio. Magkakasama pa kami doon ni na Ben Paipon, ni na Yumaong na Mayapang Bar Samson. Yan. Nag-empleyado ho ako dyan sa MMDA. Kaya alam ko ho yung talagang problema sa daloy ng traffic noon at ngayon. Ngayon, marapatin po ninyo na makapag-suggest po ang inyong abang lingkod. Ha? Para resolbahin natin at hindi band-aid solution. Kasi ang mga naiisip natin ngayon, mga band-aid solution lang po yan . Ito ultimate solution pero pansamantala ito habang hindi pa na re-rehabilitate ng gusto yung EDSA. Ito, kung ang emergency power natin na ibibigay sa presidente ay magbibigay ng kapangyarihan o mag-uutos sa presidente para buksan ang lahat ng mga exclusive subdivisions. Engineer, sang-ayon ka? Let's say galing ka ng Balintawak. Saan ka papasok ng mga subdivisions? May mga papasukan ka dyan, problema, lalabas ka rin . Di ba? Ang problema ho, matagal na ho tayo narinig dyan, mula kay Engineer Palapox pa. Ang problema natin, hindi ho kaya ng mga opisyal natin ang mga nakatira dyan sa mga exclusive subdivisions na yan, aangal po sila. Magreklamo sila, hindi sila papayag.
Kasi magagambala daw ang kanilang katahimikan sa pagdadaan ng mga sasakyan dyan. Okay. Ay, ganun daw talaga. Talagang hindi papayag. Matindi ho ang labanan dito. Pero, kapag yung mga subdivisions na yan ay binuksan ho natin sa daloy ng trapiko, eto suggestion ho natin ha, padaanin natin yung mga private vehicle sa mga private subdivisions. Okay? At isa pa, ang problema ho kasi natin dyan, dyan nakatira ang mga prominenteng tao. May mga nakatira pang mga congressman dyan. May mga nakatirang mga general dyan. May mga nakatirang opisyal ng gobyerno dyan. May mga nakatirang mga senador din po dyan. At higit sa lahat, eh mabigat talaga sapagat mga hindi sila papayag dahil mayayaman po sila. Pero okay, sige, makita tayo sa gitna. Total eh, tulong-tulong na tayo. Ganito, mag-offer ang gobyerno. Magpapadaan kami dyan ng one way sa White Plains, sa Corinthian Garden, sa anitong lugar na erap dati dito sa Green Hills. Green Hills, exclusive subdivision. Padadaan na natin yan ng one way na may oras. Mula alas 6 ng umaga, rush hour, hanggang alas 10 lang ng gabi. Security, walang problema. Ang gagawin ng gobyerno, i-provide ang bawat sulok ng subdivision na yan ng mga CCTV camera. At magdi-deploy na ho kayo dyan ng mga otoridad ng magmamando sa trafiko. At may speed limit na 40 kilometers per hour. Walang lalagpas at magpapatakbo o magpapaharurot ng more than 40 kilometers per hour yan. Strict implementation ng speed limit. Pangalawa, dadaan po sila dyan sa security checkpoint. Para meron ho namang kahit papano idadaan ka sa private subdivision, no? Eh siguro palagi ko naman sa loob ng isang taon, habang nire-rehabilitate natin na EDSA, pwede na munang daanan itong mga exclusive subdivisions nito. Sabi sa inyo, medyo mahirap gawin. Pero posible ho yan. Ha? Political will ang gagawin natin at emergency powers. Ito pa ang i-offer ng gobyerno. Bukod sa lalagyan ho ng mga CCTV camera dyan, tatarin niya mga CCTV lahat dyan, yun hong gastos sa pagpapa-repair ng inyong mga kalsada, mga private subdivisions, mga exclusive subdivisions, sagutin ng gobyerno. Maglaan ng pondo, let's say, nagkaroon ng lubak dyan, nadaanan ng mga sasakyan, nasira ang kalye, nagkaroon ng lubak, okay, don't worry, sagot ng gobyerno ang pagpapagawa niyan. Okay? For one year, ha? Gagawin din natin for one year. At ikatlo, ang dadaan ng mga sasakyan dyan, karamihan ng mga private car lang po. Hindi pwede dyan yung mga public utility vehicle, o taxi, o UV Express. Para itong mga pribadong sasakyan ay makabawas na po sila doon sa daloy ng trapiko sa EDSA. Alas 10 ng gabi, pwede na hong i-close yan. Oh? Total, tapos na po yung rush hour. Eto pa, para total, eh, lubos-lubusin na natin. Ha? Nang ito, nagawa. Sabi ko sa inyo, solve ang problema natin sa traffic sa EDSA. Pinadaanan natin yung mga exclusive subdivision engineer, ha? Paraanin na rin natin sa Camp Krame. Butasin natin yung gitna ng Camp Krame. Sa kabila naman, butasin natin yung gitna ng Camp Aguinaldo. Oh, sigurado may magre-react po dyan. Sasabihin ng mga ano natin, kababayan natin, teka muna, for security reason, di pwedeng padaanan yung kampo ng militar natin at saka yung police natin. Well, doon ho magkakasubukan. Kung takot kayo sa terorista, eh bakit hindi natin ipatupad yung batas dyan, no? Eh mag-checkpoint kayo. Hindi ho dadaan ang mga terorista dyan. Kung yan po ay mababantayan at chine-checkpoint natin dyan o sisayang mabuting laban ng sasakyan at may oras naman, yan. O, di ba? Yung mga from Balintawak going to Makati, padadaanin sa Camp Krame. Butasin nyo yan. Lusitin nyo yan. I don't know kung paano nyo gagawin yan. Basta't meron hong isa o dalawang parallel secondary road na hindi nadadaan ng EDSA. Mga subdivisions yan, butasin ninyo lahat yan. Padaanin ang sasakyan yan. During rush hour. Sa kabila naman, kung galing ng Makati, going to Balintawak, galing ng Ortigas, going to Balintawak, padaanin natin ang Corinthian ba yan? Corinthian, White Plains. Pagkatapos, itaguso natin dyan. Dyan sa loob ng Camp Aguinaldo, may highway po dyan. Ay, madalas po tayo nagpupunta dyan. Nag-golf din tayo dyan eh. May highway po dyan. Patagusin mo ng Araneta Center, Cubao. From Cubao naman, tagusin mo na ho. Ang gando sa may
Mindanao Avenue Extension o sa may North Avenue. From North Avenue, tumagos ka rin po dyan hanggang, hanggang Balintawak. Para ano, lahat na. Lahat na. Kumbagay, damay-damay na tayo, makisama na tayong lahat. Kung yan ay magagawa sa pamagitan ng emergency power ng ating Pangulo, sang-ayon po ako na ibigay na ang emergency power. Yan po ay magagawa kahit isang taon lang na gawin po yan. Habang nire-rehabilitate natin yung EDSA. May mga proposal pa nga dyan na ang EDSA, lagyan ho talaga na ang paradahan o ang sakayan babaan ng mga bus ay elevated na rin. Naka-platform na, aakyat ups doon ang mga tao. O na, mag-escalator sila, mag-elevator sila para hindi sila naka-stack up dito sa baba. Meron ho mga proposal na ganyan. And at the same time, ipaunlarin ho natin, palawakin ho natin yung MRT. By that time, kapag yan po inagawa natin at naayos natin ng EDSA, makatulong po tayo na maresolba at hindi bilyon-bilyong piso, 3.5 billion ang nalulugi sa atin o nawawala dahil sa matinding traffic ho natin na nararanasan sa ngayon. Obserbasyon lang po ito. Kumbaga, ito ay kaisipan ng isang malikot na guni-guni. Bunga ng isang malikot na guni-guni ng isang gani oro na matagal ho tayong bantad sa traffic. Ilang taon po tayong laman ng EDSA nung tayo po ay announcer sa kabilang himpilan dito sa Ortigas din sa Show Bolivar din sa CNN. Araw-araw po, tatlong oras, apat na oras tayo sakali magpasok sa opisina, magpo-programa ako ng isang oras, babalik na naman 3 hours na naman sakali. Tapos trabaho din po tayo sa DZME sa kabilang himpilan. Ano 'yon? Ortigas naman ang ating baba, ha? Sinusubukan ho nating mag-commute, mag-MRT, gumamit ng pribadong sasakyan. Kaya alam ho natin ang posibleng dapat na nagawin para makatulong ho tayo sa pag-resolve ng traffic. At eto na nga po, dito naman tayo nag-studio ngayon sa Show Boulevard na iniiwasan ko na talaga po yung EDSA. Gahanap talaga ng iba pang madadaanan. So kung may ibang alternatibong ruta, alternative route, secondary road ang EDSA, parallel to EDSA, at yun po ay madadaanan ng mga pribadong sasakyan muna, no? Ay malaking kaluwagan po, mawala. Siyempre, nado na po, bawasan natin yung mga bus natin. Sobrang dami na po ang mga bus eh. Minsan, takbo ng takbo dyan sa EDSA, yung mga bus, walang laman. Napupuno lang ho yan during rush hour. Nakakabuisit namang sumakay sa bus sapagkat ang tagal ng usad na iyong ipaghihintay. Kasi namimake up pa ng pasahero. Pinupuno pa yung pasahero. Idagdag mo pa yung sobrang dami na talaga ng mga bus na sa linya nila, sa yellow lane, hindi na humakausad ng mabilis. Kaya naiipon yung pasahero. Ha? Kaya yung pasahero hindi ka agad napipick up kasi hindi nakakaikot. Kumbaga yung ruta ng bus, sa halip na limang ikot yan, nagiging dalawa o tatlong ikot lang. Kasi nga, nai-stack up sila sa traffic. Kung mabilis yung ikot yan, mabilis ang takbo ng mga bus, madali nilang mapipick up ang kanilang mga pasahero. Hindi kukulangin yung ating mga bus unit. Hindi sila kakapusin. Kumbaga, mabilis ang ating transportasyon, ang ating public transportation, efficient, and at the same time, nakabawas pa ho tayo sa problema natin sa pollution. Yun lang naman po. Ito pa, nais din nating talakayin yung mga nagmumotorsiklo. Sa hirap po ng pagsakay-sakay ngayon sa ating public transportation, parang wahabol na tayo sa Vietnam, no? Vietnam, Indonesia at ang Philippines ngayon, mukhang tayo na yata ang humahabol na maging pinakamaraming mga motorcycle rider o mga gumagamit ng dalawa gulong pala, mga motorsiklo, no? Kasi yun medyo ang kaya ng ating mga ordinaryong mga mamamayan. Ha? Sa 2,000 down payment, magkakamotor ka na. Nagbabayad ka ng magkano? The monthly? May 1,000. O 2,000 rin, 1 buwan. Minsan nga, no down payment pa. Ang problema ho ngayon, ang daming mga nagmumotorsiklo ngayon, ang marami hong nag-disregard sa ating batas trapiko. No? Kung ang ating pinatutupad ngayon yung sumasaklaw sa
paggamit ng helmet. Mahigpit po ang ating batas dyan, oh, Section 3 ng Republic Act number 10054. Kilala sa tawag na Motorcycle Helmet Act of 2009. Yan. Ay mahigpit pong ipinatutupad yan. Mandatory use of motorcycle helmets. All motorcycle riders, kasama na ho ang driver at ang back rider nito. Yan. Medyo mahigpit ho tayo sa pagpapatupad yan. Although may mga nakakalusot pa rin po. Pero ang problema natin po, maraming aksidente ang nangyayari dahil ang mga rider ng motorsiklo ngayon ay marami ang natutulang magmaneho, nagpatakbo, driver na at nakakuha na ng lisensya. Okay? Nako, napakauso pa rin po ngayon yung mga aksidente, yung biglang sisingit sa kanan, mag-o-overtake sa kanan yung motorsiklo. Pag-overtake sa kanan, syempre mag-slow down yung malaking sasakyan, lalo van o close van na nasa unahan. Mag-slow down. Ang gagawin ng motorsiklo, sisingit po sa band ng kanan, mag-o-overtake yan. Eh kung may mga tumatawid. Madalas ito, madalas tayong nakakita niyan, yung tumatawid na commuter, nakikipaghagaran, hindi tumitingin, biglang may lubusot ng motorsiklo doon. Napakadalas po yan. O kaya naman, magbubukas ng pinto, ba? Nakasakay ng UV Express, magbubukas bigla ng pinto, biglang may lulusot ng motorsiklo doon. Ay, dapat talagang hindi pwedeng mag-overtake sa kanan ang anumang sasakyan. Dapat sa kaliwa ang overtake niyan. So, eto pa isa. Pag stoplight, yung mga nagmumotor, ay doon sila sa bandang unahan para mabilis silang umarangkada. O kaya naman, sila ay i-stop doon sa pedestrian lane. Bawal na bawal po yan. Hindi mo pwedeng tayuan o tigilan yung guhit na puti ng pedestrian lane o kaya yung may square dyan na kulay yellow. Hindi dapat po yun. Kasi yun ay linya para space ng pag-arangkada mo. Eh minsan hindi pa nga nag-go, hindi pa nag-green. Nag-stop pa lang yung kabila, hindi pa yung nag-green. Umaarangkada na yung mga motorsiklo eh. Walang nanguhuli. Hindi sila hinuhuli ngayon. Kasi nga, maluwag ang ating batas tungkol sa pagmumotor. Higpitan na ho natin. It's about time na bago ladong dumami ang mga mamamatay sa motorsiklo, magpatubad na tayo ng mahigpit na batas po. Matag ang motorsiklo, tumatakbo, bawal. Umabotik sa kanan, bawal tumakbo sa bangketa. Yun po ang big no-no na gamitin ng isang nagmumotor yung sidewalk. Hindi po pwede yun. Una, maka-aksidente ka ng pasang mga commuter. Pangalawa, ay violation po na gamitin ng motorsiklo yung mga sidewalk na pag-traffic sasampad doon sa bangketa, doon magpapatakbo. Pangatlo, yung mga motorsiklo na nasa unahan o kaya naka-steady sila doon o naka-stop sila doon sa pedestrian lane. Hindi ho po pwede yan. Marami pa! Marami pang mga batas ang dapat nating alituntunin sa trapiko, ang dapat ituro ng mahigpit at ipatupad sa mga nagmumotorsiklo at sa lahat ng ating mga motorista. Hari naman po, ang inyong obserbasyon, ang inyong abang lingkod ay makatulong sa ating mga kinaukulan at isipin mo natin kung paano ninyo magagawa po ito at magagamit natin para sa ikabubuti ng ating komunidad. Imulat na ho natin ang ating mga mata sa makabuluhang pagbibigay ng suhestyon, pagbibigay ng solusyon sa mga problema ang kinakaharap natin ngayon, lalong-lalo na sa mga problema ng lipunan. Sa ngalan po ng ating kasamang si Ryan Reyes at si Doc Rachel Go at ang ating mga kasama sa studio, hindi ako nabigyan engineer ng listahan dito, lahat-lahat na po ng ating mga kasama dito sa DWIZ 882. At sa mga nanood sa atin sa social media, mga nanood po sa atin via online streaming, maraming salamat po sa inyong lahat. At ang inyong likod, Gani Oro, ay babalik po sa Friday at 13, yes, 11 na ngayon, sa Friday 13, every Monday, Wednesday, and Thursday po ang ating palatuntunang on the go sa DWIZ. Susunod na ang palatuntunang Radyo Klinika, pangungunahan ni Maru Pahatis Sarne. Ito po si Gani Oro, nag-iiwan ng isang magandang gabi. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. On the go sa DWIC.